Ganda ng gabi po sa bawat isa. Ayan. Share po muna tayo ng ating link. Mag-start po tayo ng 7:30 mga kapatid. Evening, Sister Elvira. Keep on sharing our link. Keep on sharing our online free Bible study. Subject po natin is homiletics, the art of preparing and preaching sermon. Lahat ng mga excited, mag-type tayo ng praise the Lord. Ang mapagpalang gabi sa bawat isa na nariyan at nakabang. Malinaw po ba ang aking voice? Sinong nakarinig po sa akin, pakitype po ng malinaw, Pastor. Ayan, sige po. Keep on sharing our live. Thank you po, Ma'am Jabs, Darcy, Ma'am Evangeline Season, at sa lahat ng viewers natin, meron na po tayong viewers. Keep on sharing lang. May 7 minutes pa po tayo saglit. Tayo po ay mag-start after. Hiling ko na share po natin ang ating live stream sa ating pong timeline or sa mga groups, sa ating mga church leaders, friend na pastors. Sigurado na magiging way ng blessing ang bawat sinishare nating link. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi patungkol po sa parts of the sermon outline, and we will papakita po tayo ng mga topical sermons and sample textual sermon para maintindihan natin yung mga iba't ibang parts ng sermon. Sa mga kapatirang pinagpala dyan, ayan, sa mga bagong pasok, magandang gabi po sa lahat. Pastor Jumer, Brother Ian, Sis Carlene, Sis Yuni, Sis Sarah, Brother Jumer, Brother Lloyd, ang inyo pong lingkod, Pastor Eric. May magtuturo po ngayong gabi ng may paksang homiletics, or ang subject natin is homiletics. Parts of the 5 minutes po, we will start. Pagkakabang. Free for all po tayo. Mga masisipag na gumawa ng assignment, grabe. Dami na nagpasa kanina. Yan, magandang gabi po sa 38 nating viewers. Sa mga uhaw na mag-aral ng salita ng Diyos kung paanong maorganisa ang paggawa ng
preaching or sermon outline, kahit fiber study outline. Welcome po ang lahat. I-notify po natin yung mga kasama natin. Start na po tayo. Pa-comment naman po ng ating location together with our church affiliation. Yan. Diyan po, magandang gabi sa bawat isa. At sa atin po. Po po, Pastor Eric Rivera. Shorter name ko po ang Pastor Eric. Pag gusto niyo ng mas mahaba, Pastor Roderick. Brother Roderick, pwede naman po. Wala pang problema doon. Mas gusto niyo ng pinaikse, Pastor Eric. Paki-share po ng ating link. 1 minute mag-start na po tayo. Maraming salamat. Wow na mag-atang ito sa matik ng karalan. The parts of sermon outline. So, mga topical sample ng sermon and some text. Sample din for a sermon. Gabi pong Pangasinan, Laguna, Denver, Apple, nasa po yung doon yung tayo po manalangin. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito at pagbalain mo ang bawat isa na kinig at mag-aaral
kung paano po magstruktura o mag-construct, Panginoon, ng pagbabahagi ng iyong mga salita o pagbabahagi ng mabuting balita, Panginoon, sa bawat kaluluwa na hinihiling namin na patuloy na lumago, maligtas sa kapahamakan, Panginoon, na dala ng mundong ito at ng kaaway. Kaya dalangin namin, Lord, na patuloy kang manguna sa gawain na ito. Amin pong itinatalaga ang aming pag-aaral at hinihiling namin ang pagkilos ng banal na Espiritu na bigyan ng liwanag ang aming isipan at puso sa pinakamababaw na kaparaanan upang maunawaan naming lubos ang amin pong tatalakay ngayong gabi ito. Maraming salamat. Pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig saan man sulok ng mundo at gayon din, Panginoon, ang iyong lingkod sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen! Magandang gabi po sa bawat isa. Pinagpala po ba ang lahat? Ayan. Gandang gabi ba, Ma'am Marites? Nakakatuwa, no? Kasi ang dami nagpasa ng assignment po kanina. Yan. Pwede pong magpasa ng assignment sa magitan lang ng pagsusulat sa notebook tapos picturean nyo. Kukopile po natin yan. At ngayon po, ang topic po natin is all about the parts of the sermon outline. Ayan, nakikita po ba ng lahat? Purihin ng Panginoon. Muli, ang subject po natin is about homiletics, the art of preparing and preaching sermon. At to recap, last session natin, stages yung pinag-usapan po natin, ano? At ngayon naman po, dun na tayo sa parts na ng sermon. So, ano ba itong mga bahabahagi ng sermon? So, part pa rin tayo ng first class, no? Dahil tumagal tayo, nandun tayo sa second session, parts of a sermon, making a topical sermon outline. At i-announce ko lang po, baka ang second class natin ay umabot na ng next week. Magbo-birthday po yung aking anak. Magiging busy po tayo. Pagandahan niyang kapatid, may bukas pa. And baka sa Sunday po ulit tayo mag-start. So ayan, pakita ko po itong parts of sermon outline, no? Pinaka-simpleng sermon outline. Siyempre, ang isang buong sermon outline ay binubuo ng subject. Subject o paksa. Diba? Then yung text o teksto, yung mga versikulo or Bible verse. Then yung title, topic, or theme. No, may tema. Kaya yung tinatawag na pamagat. Tama po ba sa Tagalog? Pamagat. Yan. At introduction, pasimula. Then yung functional question, yan yung magtatali at sasagot para magkaroon tayo ng main division. Then, bawat main division, kailangan na marinig natin yung application. At huling-huli po ay kailangan po siya ng conclusion bilang climax. It's either nire-recapitulate natin yung mga puntos natin and sa conclusion din po binibigay yung mga challenges. So ayan po yung parts of the sermon. Kasi may nagtanong sa akin, Pastor, paano yung pinakasimpleng paraan na gumawa ng sermon natin? Ayan po, so tapos na. Pwede na tayong mag-closing prayer. Yan po ang part of the sermon. So, tuloy po ba natin? O, tuloy natin. Sige. Paliwanag po natin isa-isa. Ready na po ba lahat? Type natin, I'm ready. I'm blessed. So, dito po tayo. Ito example, bigyan natin ng para mas madali nating maintindihan. Ito po yung pinaka ano po niya, example. Subject. Pag sinabi nating subject, halimbawa, ang subject natin is all about God's love. And then, ang text natin is John 3:16. John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. So, ang pinaka-subject ng buong text na yun is about God's love, o pag-ibig ng Diyos.
And then introduction, walang nakalagay. Mag-intro, ibig sabihin, ipapaliwanag natin no, yung pag-ibig ng Diyos. Pwedeng magde-define tayo o kung paano mo naranasan yung pag-ibig ng Diyos. And then, gagawa ka ng functional question. Halimbawa, John 3:16, no? For God so loved the world. At yung pinaka-tema mo, naisip mo, patungkol saan yung pag-ibig ng Diyos na yan? Lagyan natin ng adjective great. The great love of God. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Diba? So mag-intro ka na kung gaano siya kadakila. And then, lalagyan mo ngayon ng question. Yun yung functional question. It's either what, where, how, why, or who, pwedeng when. O, hindi ko na sinama. Pero subukan natin tong apat. Pwede bang tanong na what is the great love of God? Tapos makikita ba natin yung sa John 3:16? Ano ang dakilang pag-ibig ng Diyos? Parang hindi siya akma sa John 3:16. Pag sinabi naman natin na saan ang dakilang pag-ibig ng Diyos, parang hindi rin akma sa John 3:16. Ano? Paano dakila? Paano kadakila ang pag-ibig ng Diyos? Parang ano din? Hindi siya fit. O bakit? Bakit dakila ang pag-ibig ng Diyos? O bakit? Bakit natin masasabing dakila ang pag-ibig ng Diyos? Yun. Mukhang mas maganda yun, di ba? Paano mo nasabi na dakila ang pag-ibig ng Diyos? Yan. So, pag sa English naman, pwede nating ano, tanungin na why? Why? Or, di ba? Why? Yun yung why. Bakit? We need to understand the characteristic of God's great. Yo, meron tayong proposition, no? Yung proposition, ipinopropose mo yung iyong idea, yung main idea niya. We need to understand the characteristic of God's great love. So, nagpo-propose ka na may kailangan kang maunawa o may kailangan silang maunawaan na ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Yun yung proposition. Mamaya ipapaliwanag ko yan sa inyo, no? Pinapakita ko lang. So, ang main division niyan, God's great love is, di ba? So, may tanong ka na, what? Why we need to understand the characteristic of God's great love? Yun yung tanong nating why kanina. So, God's great love is universal. So, what are the characteristic? Maganda yun. What are the characteristic of God's great love? Yun yung pinaka-the best dito. What are the characteristics? Kasi ang characteristics, ano yan, noun din nito yan. So, God's great love is first characteristic universal because yung sinasabing, for God so loved the world, di ba, yung universe. We are the world, sabi nga nila, ni Michael Jackson. So, universal, pang lahat. Walang pinipili yung pag-ibig ng Diyos. Maitim, maputi, kulot, o unat, bungi, o buo ang ngipin. Kalbuman o hindi. So, universal. Walang pinipili si Lord. Unselfish. Sinabing unselfish, yan yung pinaka-main division niya, no? Hindi madamot. Yung salitang kanina, world. World yung pinaka, ano, no? Pinaka, pinapatukuyan ng universal. So, unselfish naman is yung salitang only. Only begotten son, di ba? Kaisa-isa na lang. Pag may isa kang cellphone, kaya mo pa bang ibigay? Pag hiningi sa'yo, di ba, ang hirap na ibigay mo yan, lalo na nandyan yung mga password mo, mga app na naka-link sa iyong mga bank accounts. So, ang Panginoon, hindi niya pinanghinayangan yung kanyang anak, di ba? Napaka-unselfish, iisa na lang pinagkaloob niya. And then, yung unlimited. Yun yung ikatlo na karakteristik ng pag-ibig ng Diyos, unlimited. Hindi nauubos, yan po. Walang hanggan, yun ang ibig sabihin ng unlimited. Yung unlimited natin na mga nire-register sa load, di ba? May limit pa rin. Kaya ano, false unlimited yon, parang fake na unlimited. Pero si Lord, yung unlimited na tinutukoy niya, talagang walang hanggan. Ito yung totoong unlimited. And then, paano mo i-apply? Ipapaliwanan mo ngayon. No? Kailangan din na tayo ay manalig sa Panginoon na ang kanyang pag-ibig ay para sa lahat. Naging unselfish siya. Ganun din tayo.
Amen. At yung pag-ibig natin, minsan eh, merong hangganan, pero ang Panginoon wala. Dapat tayo rin hindi namimili ng iibigin. Amen po ba? So, wagas na pag-ibig. Then, yung conclusion, sasabihin mo na lahat. So, yan po yung example. No? Binigyan ko na kagad kayo ng mga example. Ito naman, merong parts of the sermon na detalyado masyado. At subukan natin ipaliwanag ito. Kanina, yung pinakasimple lang. Merong subject, may text, intro, question. Then yung main division, application, conclusion na. Sa topical, mauuna yung subject, tas yung title niya. No? And then, mag-i-intro ka, tanong. Then number 5, magpo-proposition ka. Then yung main division, nandun yung mga teksto sa main division. Actually, karamihan ng topical po ganun. Or sometimes, merong isang title at yung title na yon merong isang verse sa baba. Ginagawa nilang topical type. Pag tumalon at umalis doon sa pinaka-main text yung preacher, ibig sabihin, topical type na yon. Lalo na yung main division niya, walang ganong kinalaman doon sa bawat word na nakasulat sa text. So, topical tawag po doon. Then, sa textual naman, ayan, medyo mahaba-haba, marami-rami, mauuna yung text talaga. Yun ang kaibahan ng topical sa textual. At may papaliwanag pa natin to sa mga susunod. Inabanggit ko lang po na ang parts of the sermon ng topical at saka textual ay magkaiba. Pero pare silang may main division, functional question, application at saka conclusion. Sa expository, yan, ang daming laman. May proposition, transitional statement. Papaliwanag po natin yan ngayon. At alam nyo, hindi po natin, wag nating asamin na lahat ito, maintindihan natin agad. Ano? Yung balikan yung sinabi ko kanina, yung simplest way, kahit yun po yung matutunan natin. Ngunit kung handa naman tayo sa mga lalo na sa mga pastors na madalas mag-preach, mga laymen, mga teachers, Sunday school teacher, o kaya may binibigyan tayo ng privilege na mag-share sa ating iglesia, ay maganda po na malaman po natin ito. Papaliwanag ko po isa-isa. Mag-start tayo dito sa text. Alam niyo po ba, di ba, na ang salitang text po ay ano, mula sa salitang textile. Akala ko noon, pag sinabi mong text, texto, verse, yon, ganun na yon. Pero hindi pala. Ang text po, ang pinaka-etymology, yung saan galing yung word na yon, paano siya nabuo? So, ang ibig sabihin ng text, i-texte or tissue, yun talagang pinagmulan niyan, na naka-weave, no? Or fabric. Kaya pala ang tawag sa fabric ay textile. So, ang used word na ito, madalas tong unang ginamit o madalas na ginagamit noong 16th century sa salitang textus receptus. Ang ibig sabihin ng textus receptus ay received text. Dati kasi Greek word lang ang ano eh at saka Latin ang Bible. Ngayon, noong 16th century nagsimula silang i-produce sa iba't ibang lengguwahe. 'Yun yung tinatawag na received text. Okay, so doon nagsimula yung mga naging popular yung text. At lately, isang German philologist na si Karl Lachmann ang talagang nag-popularize nito sa salitang textual criticism. Ang ibig sabihin ng textual criticism, dahil ang text ay isang fabric, no, kailangan i-tangle and untangle mo siya. Parang hinihimay-himay. Ganun. Yun ang ibig sabihin ng text talaga, no, or textual criticism. Hinihimay-himay. Kaya kapag naglatag ka ng text, ibig sabihin, mahihimay-himay mo yung mga bagay na binabanggit doon sa iisang sentence or given text or even in the whole passage na tinatawag. Pag isang verse lang, text ang tawag doon. No, kapag isang buong ano na, pag group of text na, ang tawag na po doon is passage, mga kapatid. Nag-gets po ba natin yon? Passage. Yan ang kaibahan ng text at saka passage. Pag single text, yun, single text. Pero pag mahaba-haba na passage na po. So, dyan po nagsimula. Kaya yung textual criticism, it means to ravel or unravel. Ravel or unravel, tangle and untangle. So, ang unraveling means investigate and solve or explain something complicated or puzzling. Yan. Kaya sa mga ano,
expository na sermon, ito talaga yung pinaka ano, pinakamagandang bagay. Excited sila, ina-unravel nila, hinihimay-himay. Bawat isang word may meaning. Ito ang kagandahan ng ano, expository. So yan po, ang use of text naman, ito po, sa mga topical sermon, subject muna to text. Yun yung topical sermon. Isip ko ng topic, ano yung magandang topic ngayon? Kasi maraming mga churches, mga kapatid, no, nagbibigay sila ng isang topic. Halimbawa, sa isang buong buwan, ang ating pong topic o subject ay patungkol sa love. O, next month naman, patungkol sa peace. Susunod naman, joy. So, given first yung tinatawag na topic. Okay? Then, tsaka kaiisip ng text. Ano kaya yung text maganda? Ngayon, meron kang naisip na magandang tema, lalagyan mo na lang siya ng verse. Yun yung tinatawag na tactical. Ang textual naman, text to subject. Maunang bigay sa iyong text. And then, titignan mo, ano ba yung pinapatukuyan nitong paksang to? Alimbawa ay, ito, yung magbigay tayo. Matthew chapter 6, verse 33, di ba? Seek ye first the kingdom of God. Ano kaya yung subject doon? Ano kaya yung magandang subject doon? O binibigay na pinakamagandang topic? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all of these things shall be added unto you. O sa tingin nyo, comment nyo nga, Matthew 6:33. Anong subject nun? Para hindi lang ako mag-iisip, kayo rin. Kingdom of God. Kingdom of God, di ba? So, yun ang pinaka-main ano niya, idea. Seek you first the kingdom of God. Ano daw isi-seek? Kingdom of God, di ba? Kapag priority, pwede rin. Kasi, ano eh, seek, yung unang-unang word na salitang seek. So, yun, ibig sabihin ay first or priority. Seeking the kingdom of God. Amen, tama po. So, yun, binigay muna yung text and then sumunod yung kanila pong subject. Natin yung subject. Kingdom of God. Sa expository naman, from text to text, that makes a subject. Hihimay mo muna yung mga ibig sabihin ng bawat sinasabi doon, and then tsaka ka makakatagpo kung ano yung pinaka main idea, yung preaching idea nito. Yung po ang ibig sabihin ng paglalagay ng text sa expository. Yan. Magbigay tayo ng halimbawa nitong topical textual at saka expository in terms of using the text. Ha? Doon pa lang tayo sa text. Unang part of the sermon, text tayo. Okay, sa topical. Subject to text. Example, love. Sa 1 Corinthians chapter 13, yan, punong-puno ng love yan. Di ba? Love is patience, love is kind. Okay. And then, John 3:16, di ba? For God so loved the world. Tama. And last, 1 John chapter 4:16, God is love, di ba? So, nauna yung salitang love. Nauna yung salitang love. At ano yung magbabind sa kanilang tatlo? Ang nakita ko dito sa 1 Corinthians chapter 13, may nakalagay dyan sa huling-huli na love never fails and love is eternal. Sabi niyang ganun, no? Na love never ends. So, ibig sabihin, hindi natapos o hindi nagmamaliw. John 3:16, ganun din. For God so loved the world, pagdating sa dulo, will have everlasting life. And 1 John 14:6, God is love. If God is love, and if God is eternal, and God is love, that means God's love and love is eternal din, di ba? Di ba? At makikita rin natin yan sa 1 Corinthians chapter 13:13, sabi doon, there are three things that remains. Faith, hope, and love. Yung faith, o pananampalataya, sa mga bagay na sa hinaharap na hindi pa natin nakikita, pag nakita mo na, tapos na yon. Hope, yung inaasahan mo, kapag dumating na, tapos na rin yung hope. Ay yung love. Pag dumating yung love mo pa rin, di ba? Ganun kay Jesus Christ. Yung faith natin kay Jesus, yung hope natin kay Jesus, pag dumating siya, tapos yung dalawa, yung love natin kay Jesus, tuloy-tuloy.
Kaya yan yung ano, topical issue ang tawag doon. Naglalatag ka ng text sa bawat main division. Sa textual naman, text to subject muna. Bibigay tayo ng text, John 3:16. Ayan, binanggit natin kanina. At greatest love of God yung ating tema, halimbawa. No? And then, yung mga ano po niya, main division niya, God's greatest love is universal. Ikalawa, God's greatest love is unselfish. And last, God's greatest love is unlimited. Pagdating naman sa expository, hindi ka mag-i-stick lang sa John 3:16. Expository, sa pagpili ng text, text to text, to form a subject, titignan mo yung before that text. Diba? John 3:16, for God so loved the world. Ano yung sinabi before that? Diba? Sa John chapter 3 verse 14, sinabi doon na gaya ng pagtaas. No, no, yung alam niyo yung serpent, yung pole, nung panahon ni Moses, nung itinaas yun, maraming gumaling, gayon din ang anak ng tao, sabi doon. So, ibig sabihin, patungkol yun sa pagliligtas ng Panginoon. At kung babasahin din natin yung verse 17, ganun din. Kaya kung babasahin natin sa expositor's mindset, no, from text to text, hindi lang basta sa love, no, kundi saving love of God. Yun, doon natin maintindihan. Kaya yun yung kinalaman ng halaga ng text, mga kapatid, pagdating sa type ng sermon na ilalatag natin. So sa paghahanap naman ng text, ito yung kailangan nating matandaan. Rules for the selection of a text. So finding and remembering text for sermon. Number one, the text should be clear. Siyempre kailangan clear. Pero hindi pwede yung, Lord, kung anong kalooban mo, yun na yung texto ngayon. Pagbukas mo ng Biblia at tinurong ganyan. Nangungusap ang Panginoon sa magitan ng kanyang salita. Oh, sabi ko na nga ba eh. Oh. Tapos sinarin niya ulit, Lord, ano pong nais mo? Na ipipreach ko bukas. So, ganyan. At binitay si Mordecai. Binitay, Lord. Sino pong bibitayin, di ba? Ang hirap nung ano, nung nanatili lang tayo sa pinpointing na ganyan. Kailangan clear, hindi yung patungkol sa mga nakikita lang natin na basa. Kailangan pagpipili tayo, clear. Meron ka makikitang subject doon, di ba? Oh, number two, rarely use text with especially eloquent language. Kung meron namang ano, mga bagay na medyo minsan lang ano, gamitin, eloquent yung language niya, ayan, pwede natin ipaliwanag yan. Napakaganda. Marami na rin. Pero hindi ibig sabihin na familiar, number three, do not avoid the text because it is familiar. Pwede kang mag-open yung mga hindi gaanong nababanggit na text at yun yung ipapaliwanag mo. At hindi ibig sabihin din na madalas nang magamit yung text ay hindi na yun ang kaka-exciting yan mo. Halimbawa, alam niyo ba yung isang pinakamagaling na theologian, si Karl Barth, ay tinanong sa isang graduation ng Bible school. At ang tanong doon, ano po ang favorite niyong text? John 3:16 sabi niya. At alam niyo, pinagtawanan siya ng mga magagaling na estudyante, scholar, mga ganun. At alam niyo, nasaktan siya. Sabi niya, why are you laughing? Don't you know that John 3:16 is the very heart of the gospel? Kapag wala nang dating ang John 3:16 sa inyong buhay, ibig sabihin, na-reduce na yung saving grace ng Panginoon at yung kapangyarihan sa inyo. Puro na lang kasi ano eh, utak yung siguro yung graduation na ya, ano nila doon, na magaling sila, ganyan. Kaya wag nating i-avoid yung mga text na familiar. So do not habitually neglect any portion of the scripture. Yan yung sinasabi ko kanina. Na kailangan basahin natin yung before that text and after that text. Let the needs of kung ano yung pangailangan ng kongregasyon.
Okay na po ba signal natin? O, dito na tayo sa number 6. Yan, maraming salamat po sa paghihintay. Let the needs of the congregation determine the choice of the text. Kailangan nakaano po yung pangangailangan ng congregation kung saan sila dapat lumago, kung commitment, yun po ang gamitin natin na text. Yan po. Siyempre, dapat yan na leading ng Holy Spirit. May mga may sinabi sa Bible na sa huling panahon ang mga tinuturuan na ang pipili sa ituturo sa kanila, di ba? So hindi dapat ganon. Number 7, let the text select the person, not a person to select a text, no? Para tayo din, hindi tayong basta namimili, oh, maganda to, hindi ganon. Dapat pinagpe-pray po natin yon kung anong leading ng Holy Spirit. Kapagkat naniniwala tayo na ang tagapagturo ay ang banal na Espiritu, pinagpe-pray po talaga yan at pinaghahandaan. So yan yung pagpili ng text. Then sa subject tayo. Ang subject o paksa, ito yung general idea ng buong sermon. Pag ang paksa mo ay love, lahat, love, hanggang dapat conclusion. It's all about love of God or love of man to the other person. Basta love po siya. So number 1, the relationship of subject and text. Ano yung focal point? Yun yung subject natin. Kaya sa mga anniversary minsan, ang given ay yung text, binibigyan ka ng text, given na rin yung subject. So the qualities of a good subject. Dapat, ito yung mga qualities. Number 1, clear. Kailangan clear. Alimbawa, love. Kung subject mo ay love, ang example ng unclear, agape. Ano yung agape na subject? Alam mo, magbibigay ka ng ang subject po ng ipipress nyo, pastor, is about agape. O compassion, hindi clear. Kailangan yung clear. Same lang yung agape at compassion at saka yung salitang love. Yan. So love na lang para clear. Subject po yun, no? Hindi pa yung tema or topic. Mamaya babanggitin natin yung topic. Kalawa, specific. Yan po. Kung clear, dapat specific. Love, love, ganun. One. Actually, ang subject, it's either one or two words. Obedience. So, obedience to God para patukuyan na. So, specific din. Obedience saan? Obedience to God. O obedience to man ba? O, halimbawa, submission. Submission saan? O subject na yon. So, submission to God or man. Kailangan tutukuyan mo din. And brief. Dapat maiksi. Subject garod. O subject nga, di ba? Brief. Ibig sabihin, maiksi lang. At Christian ang tunog niya, no? Christian sound siya. Halimbawa, optimism or pagiging positibo. Huwag nating sasabihin na good vibes. Ang subject po natin is about good vibes. Good vibes. Hindi naman masama yung salitang good vibes. Diba? Kasi modern term yan. Pero hindi yun yung subject. Pwede mo ilagay yan sa tema. Lagyan mo ng tema, no? Pero sa subject, hindi. Subject ang pinag-uusapan po natin, yung pinakapaksa. Diba, halimbawa, ang subject natin sa school, diba, English, o diba, Tagalog, subject yun. At yung bawat subject, merong mga may mga pamagat na nilalaman. So maraming iba't ibang tutukuyin na doon. So ano ba naintindihan yung ibig sabihin ng subject natin? Topic, ito na tayo sa topic. Topic o pamagat. Actually, sa Tagalog, pamagat. Pero, alam nyo ba na magkaiba yung topic at saka tema? Topic is the main title. No? The topic is the main title. Usually written as a heading of the work. Yan yung pinakataas. Try nyo, kuha kayo ng mga libro. Nakalimutan ko magdala ng libro eh. Ang mga libro may heading. Maliban sa heading, may explanation sa baba. Mapapansin nyo, ganun. Halimbawa, the 21 irrefutable laws of leadership. Yun yung kay John Maxwell. Tapos sa baba, meron na namang nakalagay na qualities of a leader. Mga ganun, no? So, dalawa siya. Dalawa yung pangalan. Yun yung topic at saka team. Yung topic, mas straight to the point siya. Nababanggit yung subject. No, yun yung topic. Kasi yun din yung title, no?
So it explained or narrated, or it is something which is described, explained, narrated through the story essay or report. Napakasimple ng topic. Yung tema naman, on the contrary, theme refers to the salient, hidden message or idea that the literary work of the author attempts to explore. Ano yung gusto mong explore? Yun yung pinaka-tema mo. Yun yung pinaka, paksa din na, tema. Oh, tama, tema. So magkaiba sila. Papaliwanag ko sa inyong mabuti. Yung tinatawag na specific at yung kailangan mo i-explore na mas mabulaklak na salita sa tema. Halimbawa, ang subject mo ay love. Ang topic mo, title, The Great Love of God. Ang pwedeng maging theme dyan, The Heart of the Gospel. O, diba? Yan yung sa John 3:16 kanina, The Heart of the Gospel. Pag sinabi mong The Heart of the Gospel, parang mas malalim siya eh. Yung pala, John 3:16 yung text na niya. Kaya ang tema, mga kapatid, yan yung tipong makakapagbigay siya ng Heart of the Gospel. Mukhang maganda. Yan yung mapapalingon. Kumbaga sa billboard, no, yan yung mapapalingon kang Heart of the Gospel. Palang ganun. May puso pala ang mabuting balita. Halimbawa, ang subject natin ay trust. Ang pinakasimpleng topic ko, title, Trusting God in Times of Trouble. Diba? Direct to the point. Mag-trust ka in times of trouble. Pero pag yung tema na, calming the storms of life. O, di ba? Calming the storms of life. Kayo ba? Yun yung tema. Obedience. Ang subject, ang topic o title is The Obedience of Christians. O, the obedient dapat to. The Obedient Christian. Sorry, no? The Obedience of a Christian. Dapat yun yan. So, ang tema naman na pwede natin ilagay, subservience to the master's voice. Oh, subservience, no? Ano yung subservience? No, subservience. No, mukhang catchy ang pangalan, subservience. Then ipapaliwanag po natin sa introduction, no? Doon natin yan ipapaliwanag. Kaya sa paglilika ng mga libro, ganun ang kadalasan, no? Babanggitin mo yung pinaka-title and then may kakaibang catchy na something na magpo-provoke sa kanila na kung maganda to, yan, yun yung tema. Hope. Limbawa, subject ay hope. Naintindihan po ba natin? Putting our hope in Christ. O paglalagay ng pag-asa sa Panginoong Jesucristo. O paglalaan ng pag-asa natin. O diba, napaka-direct to the point ang title or topic. Pero pag pwede mong bigyan ng tema na anchored in the power of God. O diba? Kasi sa Hebrews may tinatawag na my hope is anchored in Jesus Christ. Kaya yung salitang anchored, o alam niyo yung simbolo ng faith, hope, and love? Yung hope, ang isang ano niya po ay symbol is anchor. So, yun po. Kaya maipapaliwanag mo yung tema sa magitan ng introduction. So, nawa naintindihan po ba natin? May tanong po ba tayo sa kaibahan ng topic o title o maliwanag? Pakitype na lang po ng pastor, maliwanag. Para alam ko naman. Nalawag. Ayun. Praise the Lord. Next. Alam na natin, ha? Topic at saka team. Magkaiba po yun. Introduction daw tayo. Doon mo ipapaliwanag yung salitang anchor na napakinggan mo kanina. Ba't anchor, di ba? So, nandun na yung text. Ipapakita mo rin. Doon mo na ipapaliwanag. Then, sa introduction, it is the process by which the preacher endeavors to prepare the minds and secure the interest of his hearers. Ngayon, i-mindset mo na siya eh, bago mo ilatag yung isang question at yung main division. Preparation po ang introduction. Ang purpose ng introduction, ito po. Number one, to capture the goodwill or attention of the hearer. Para makapture mo sila. Kasi, syempre, marahil nasa emosyon pa sila o baka nagugutom na, hindi na mapakali, yung iba inaantok. Ngayon, sa introduction, kailangan ng introduction para makatch mo silang lahat. Yung mga mata nila na kung ano nung ginagawa, sa cellphone, ay biglang tumuon sa iyo. Sa introduction po natin yan ginagawa. So to catch the interest in the theme. So, di ba, ang ganda ng tema mo, ngayon makakatch yung interest nila. Ano pala ibig sabihin nun? So, yan po yung purpose ng introduction. At ito pa.
source ng introduction para maging catchy. Pwedeng yung text natin na binanggit, di ba? Or yung background ng teksto na yon, kung John 3:16, ano ba yung background? Bakit binanggit yung John 3:16? For God so loved the world. Ah, kasi may nagtanong si Nicodemo. Gabi siya pumunta kay Jesus Christ. So, ayan. Then, i-explore na natin doon patungkol sa text. Or number two, personal experience. Kung patungkol sa hope, paano ka umasa sa Panginoon? Alam nyo ba, mga kapatid, walang-wala na akong pag-asa noon. Nawalan ako ng magulang. Huminto ako sa pag-aaral. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, ayan, yung mga personal experience natin, umasa ako sa Diyos at nagkaloob siya ng mga mabubuting tao at kasama ko po siya ngayon. Ayan, ganyan. So, personal experience. Number three, occasion. No? Kung occasional yung ano na yan, ipaliwanag mo kung bakit may, libawa, Easter Sunday. But para saan ba yung Easter Sunday na yan? Sino ba yung si Easter? Di ba? Bakit anong kinalaman ni salitang Easter sa Resurrection Day? O kayo po, assignment yan. Tanong ko sa inyo, di ba? Sa mga marurunong na at nag-aral din ng ano, may mga background study. Yan, kayo, tanungin ko po kayo, anong kinalaman ni Easter sa Resurrection Sunday? O, di ba? Maganda yon. Kapag Christmas, bakit salitang Christmas? Mga ganyan. So, pwede sa introduction po yun. Or number four, definition. I-define natin yung katulad nung kanina na anlalim-lalim. Ito po ang tinatakoy dito, subservience about sa obedience. Yan, yung third point. Subservience to the master's voice. So, syempre, i-define mo ano yung ibig sabihin ng subservience, di ba? The will, no, the will of a person to obey the call or his master or the boss. Yung pala ibig sabihin ng subservience, may kasama yung will mo na doon. So, papaliwanag natin definition. Kung sa mga teksto naman, i-define natin yung teksto na yon. Kung love, o pwede mo nang gamitin yung agape. Hindi subject yung agape. Ilagay mo yon sa introduction. Yung agape, love of God. Na yung tinukoy dito, for God, so love means agape, the divine love of God. You know? Number five, current events or illustration from common life. Current events, pwedeng ano po, naranasan mo o na-encounter mo or sa mga po, mga news, di ba? Current news. Alam niyo po ba, nagpalipad na ng misa lang China nung nakarang araw, mga kapatid, dahil nagpapakitang gilas sila sa Taiwan kung saan kakampi nilang Amerika, nalalapit na talaga ang pagbabalik ng Panginoon. Ganun po. So, current events. Number seven, story. At yung story na yon dapat hindi isolated sa subject. Yung dapat may kinalaman din naman yung introduction ng story natin, no? Hindi yung basta nagkwento ka lang na walang kinalaman. Kailangan talaga, may kinalaman. No? Pwede tayong mag-humorous jokes. Yung joke na may kinalaman din sa ating pong subject. Yan. And number eight, striking statement or quotation. Pwede tayong mag-quote. Sabi po ni Socrates. Ganyan. Diba? Or sign, placard, song. Pwede tayong maglitaw ng sign. Mga ano, visual aids. Kaya biglang ano, song. Nakalagay dito song. Bigla kang kumanta. Sabi nga sa awit na, I have decided to follow Jesus. Oh, pasensya na. Maganda masyado yung boses ko. Kaya sabi nung mga ano, nung ako po ay guitarist, pag kumanta ako, mag-gitara ka na lang, brother. So, imagination or makeup story. May mga pwede tayong imbentuhin ng mga ano, story no, na makakatulong din naman sa ano po, sa atin pong introduction. So, iyan po yung introduction natin. Ito yung ano po, good qualities or the qualities of a good introduction. Yan, nasabi ko na kanina, related to the sermon subject, should be a single thought, avoid vague generalities, not highly argumentative or emotional, yun, sobra-sobrang emotional, personal and official modesty should be exclusively adapted to the sermon. Must not be long, barang sobrang haba. Yung introduction mo, 30 minutes, tas yung sermon mo na lang, main points mo, 5 minutes, tas conclusion na. Number 7, should be carefully prepared. Opo, dapat. Prepare po tayo. Ayoko na mag-focus dito sa introduction. Bigay ko na lang handout sa inyo, no? So, interrogative statement po tayo. Ito na yung ano, sa isang body of a sermon, mahalagang mahalaga po yung pagtatanong. Yung bahagi na ito,
patanong. Halimbawa, ang subject mo ay prayer. Maglalatag ka lang ng isang tanong. Maliban kung ang iyong main division ay tinatawag na ano po, question type, question and answer type. May mga main division po na ganun eh. Ang akin pong ibabahagi ay ngayong umagang ito ay magsisimula sa tatlong katanungan. O, ganyan. So, what is prayer? Mamaya ako bibigay ng example na ang main division niya ay patanong. Pero textual type po siya. So, ang subject ay prayer. Ano mga pwedeng tanong about prayer? What is prayer? When do we pray? Why do we pray? Kayo po, ano pong pwedeng tanong na may kinalaman sa prayer? Pwede nyo pong i-comment. Where do we pray? When do we pray? How do we pray? Pili ka lang dyan ng isa. Pag binanggit mo lahat yan, Sunday school nang tawag doon. Pag magpe-preach tayo, pwede naman siguro banggitin lahat yan. Pero halimbawa, what is prayer? Pwede ka nang maglagay ng tatlong puntos dyan. Next Sunday, when do we pray naman? Ganon. Next Sunday, why do we pray? Ganon. Then lalagyan mo ng mga text, no? Magiging topical type siya. Maliban kung may teksto at makita mo yung mga tanong na yan. Meron bang ganon? Meron din. Mamaya, magbibigay tayo ng sample. So, eto po. Mayroon pong example dito ng ano? Ng subject at saka yung team niya. Ah, dapat kanina po pala ito, no? Naiurong. Ah, magbibigay tayo ng subject. Love. The great love of God. Ang team niya. Actually, hindi team po pala ito eh. Dapat ito ano? Interrogative statement. Ayan. Love. The great love of God ang topic mo o title. How great is the love of God, mga kapatid? O, yun yung interrogative. And then, magbibigay ka na. Pag ang tanong is how, that means, paano, magbibigay ka na ng ano po, ng mga steps, ways. Yun na yung sagot nun. There are three ways how great or gaano kalaki o gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. So nag-explain ka o explanation. So why do we have, ang subject naman natin, trusting God in times of trouble. Why do we have to trust God in times of trouble? So maglalatag ka ng main division. Yan yung tinatawag na ano po, interrogative statement. Sorry, nakalagay dito team. Interrogative statement pa lang po yan. So the obedient Christian, dahil obedience ang subject mo, how to become an obedient Christian. O, diba? How naman? Ngayon, when naman ang gamitin natin? Hope. Putting our hope in Christ. Ang tanong, when do we put our hope in Christ? So, nawa, naintindihan natin yung tinatawag na functional question or interrogative statement. So, proposition and keyword na tayo. Ang proposition, mga kapatid, the proposition is the main point of the whole sermon o MPS. Ano ba yung ano yung tinatawag na isang sentence na bubuuin kumbaga ito yung summary ng whole sermon eh. Yan yung proposition. Hindi lahat gumagamit ng proposition, but I advise no mga kapatid, kapag meron kang ginagumagawa ka ng preaching, lagyan mo ng proposition. That's the idea of a sermon. Yun yung big idea. Okay? Babanggitin natin mamaya yung proposition. Ang proposition, nandun yung keyword mo. Ano yung keyword, pastor? Ayan, babanggitin natin yung keyword. Meron tayo, himay-himayin natin yan. Keyword is a plural noun used to characterize or classify the main division. Kapag binigay mo yung keyword, tsaka lilitaw yung iyong mga main division. Stated in the transitional statement. Ano naman yung transitional statement? Ay, maghintay kayo. Himay-himayin natin. First keyword, halimbawa, three characteristics of God's love. Ano ang keyword dyan? Ang keyword po, characteristics. Tatlong, ano bang characteristics? Karakter ng pag-ibig ng Diyos. So, magbibigay ka ng tatlong karakter, o di ba? Kasi yung keyword ang magbibigay sa kanila o magta-tie up doon sa tatlo. The keys of blessing, ang susi ng mga pagpapala. O, magbibigay ako ng 10 susi, mga kapatid. O, di ba? So, yung key, yun yung keyword. Sa pa, the promises of God for the believers. Alam nyo ba, napakaraming promises ni Lord. Pero magbabanggit po ako ngayong umagang ito ng 3 promises ni Lord
para sa mga believer. So promises yung mga babanggitin mo. Yun yung keyword, no? Promises. Ingredients of success. O kayo. Kayo na po sumagot. Ano ang keyword ng ingredients of success? Saan ang keyword dyan? Yung success o ingredient? Ito pa, the way of life. Sa the way of life, alin ang keyword dyan? Yung life o yung way? Ayan, sagot tayo. So, ang keyword, mga kapatid, ito, by question type, siyempre gumawa ka ng question. Bawa, why? Pag tinanong, why God loves us? Pag ang tanong ang why, ang keyword mo ay reason. Yan, tama po. Ingredient ang keyword. At ang life naman ay subject po yun. Way, tama. Ang way po ang keyword. Tama po, Sis Rose, Sis Michelle, and Pastor Jaime. So ang keyword, no, kung nakadepende yan sa question type din. Kaya itatali nitong tatlo eh. Question, why? Why God loves us? I will give three reason why God loves us. Oh, three reason. So puro rason niya yun yung ano mo. So reason yung keyword. Halimbawa, how ang ating gagamitin na question. So how God loves us all. Paano tayong minahal ng Panginoon? How God express his love toward us, di ba? So magbibigay ka ng method. Paano kasi? Oh, halimbawa, how do we trust God? Paano tayo magtitiwala sa Panginoon? Siyempre, ang gagamitin mong keyword is kung paano ay yung mga daan, paraan. Kasi way eh, paano? So, ibig sabihin ng paano, papakita mo kung paano. Magbibigay ka ng tatlong hakbang, tatlong daan, no, tatlong proseso, apat na proseso, sampung method, ganyan. So ang how, yan po yung mga keyword niya. It's either method, step, ways, process. Pwede kayong tumingin sa thesaurus o kaya dictionary kung merong same word na ganito po ang gagamitin. Kung ang question ay what? What? What would make us happy? What would make us joyful as a Christian? So I will give you three biblical truth. O, di ba? O, three ingredients. Ganun po. So kung ang what, pwede kang magbigay ng advice, mga susi, antidotes. Yan yung mga keywords natin. I will give you three antidotes. How? Pwede rin isa. How to make us happy as a Christian. Ganyan. So sa when naman, ang sagot niyan na mga keyword ay season, time, o kaya day or year. Magbigay tayo ng example para maging maliwanag po. So sa transitional statement, ito po, magbibigay muna tayo ng ano, ng example. Ibabanggitin ko muna yung transitional statement natin. Okay. Ang transitional statement, combination ng functional question at saka proposition. Ano ba yung proposition? Yung buong idea ng sermon. Halimbawa, balik tayo dun sa John 3:16, the greatest love of God. Okay, ilalagay mo ngayon yung keyword. There are three characteristic, mga kapatid. May tatlong karakter ng dakilang pag-ibig ng Diyos na kailangan nating malaman. Yun yung proposition. So, iko-combine mo ngayon yung functional question. Bakit kailangan nating malaman, mga kapatid, yung tatlong karakteristik ng pag-ibig ng Diyos? Ano-ano ba itong tatlong karakteristik na ito? So, nagkakaroon ka na ng bridging. Bridge po ang transitional statement para tumawid ka papuntang main division. So, proposition, pushy. Pushy siya. Ang transitional statement, bridge siya. Okay. Bibigay tayo ng team at transitional. Halimbawa, how great is the love of God? Gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos? There are three characteristics of God's love in John 3:16 that I will share unto you today. Diba? So, isi-share mo na. First character. First character. O, diba? First characteristic pala. I'm sorry.
Second characteristic, so yun yun, transitional. Kung ang tema mo ay why do we have to trust God in times of trouble, there are three reasons why do we have to trust God in times of trouble that I will share to you. So yun na, share mo na. Ano yung tatlong yun? How to become an obedient Christian. There are three steps. Step naman yung key. How to become an obedient Christian. Number one. O, diba? Ibibigay mo na ngayon yung step. So, nawa naintindihan niyo yung transitional statement, no? Yun yung bridge para mai-propose mo yung question. Sagot sa mga question. So, when do we put our hope in Christ? There are three season. O, diba? Season ngayon yung atin pong keyword. There are three seasons in life when do we put our hope in Christ. So, nawa naintindihan natin. Kung hindi nyo po naintindihan, PM nyo po ako. Mag-one-to-one po tayo. Sa mga nakakaintindi, sabihin naman natin dyan na gets ko, Pastor. Para alam natin at mag-move on tayo. No? Marami naman tayong example. Eh. Ito, isang example. Buong ano na to, buong sermon na. A textual sermon tayo. Papakita ko sa inyo bawat isa. Subject. Oh, text tayo. Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly into the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Hebrews chapter 4 verse 16. Ito po ang teksto na nais na iparating sa atin ng Panginoon sa Tagalog at tayo'y lumapit o wag mag-utorbiling lumapit sa trono ng mapagbiyayang Diyos. O trono ng biyaya upang tayo'y makakamit ng habag at makatagpo ng biyaya sa panahon ng pangangailangan. So, matik, ang subject dyan is throne of grace, di ba? Yun yung parang pinaka nagiging highlight dyan eh. Or prayer, kasi come into the throne. So, yung salitang come means lalapit ka kay Lord through prayer. Okay, pwede rin worship, worship mo siya. So, ang title ngayon, Praying to the Throne of God. Kasi yung salitang come boldly unto the throne, o the praying into the throne of God. Nag-guess po ba natin? Yan yung title. Eh, tema. O medyo catchy yung tema. Ito, lagyan natin ng catchy na tema. Before calling to the phone, call to the throne. No, di ba? Di ba? Yan po yung ano. Mga sample po tayo ng body of sermon. Sample po muna tayo. Yung types, iwan muna natin yung types. Bukas ang first type natin. Sa next week, type of topical sermon tayo. Lahat, puro topical. So ngayon po, yung body ang tututukan natin ngayon. So, yan yung tema. Pwede sa Tagalog eh. Halimbawa, ang paglapit sa Diyos. Napakasimple ng title. Paggagawa ka ng tema, pagkatok sa puso ng Panginoon. Diba? Yan yung tema. Siyempre, pagkakatukin mo yung puso ni Lord, ibig sabihin, nagpe-pray ka. So, proposition. There are three important questions that clearly answered by this verse about praying to the throne of grace that we must know. Diba? Yung sabi natin sa proposition, buong summary na siya ng isang buong, kumbaga, pag nilatag yun sa'yo, alam mo na lahat ng ano eh, magkakaroon ka na ng idea sa buong sermon mo, summary of the whole sermon. In one sentence. So there are three important questions that clearly answered by this verse about praying to the throne that we must know. Pushy yung proposition, mga kapatid, pushy. Ang functional question, what are these three important questions? Ano yung tatlong important question na kailangan nating malaman? Ngayon, gagawa ka ng transition. Magbibridge ka na. I will give you three important questions about praying to the throne of grace. Diba? Kaya, mula doon, sa intro mo, gumawa ka ng bridge, transitionist. Nagtatanong ka na rito eh. Nagtatanong. Nag-bridge ka na. And then, main division. Transitionist. So, ang main division, why do we pray? How do we pray? Sabi niya doon, let us therefore come boldly. Hebrews chapter 4, verse 16. Boldly, ibig sabihin, paano daw tayo manalangin? Kailangan may katapangan, may confident. Diba? Walang pag-aalinlangan. Alam mo na tatay mo, yung lalapitan mo, hindi ka mahihiya.
Kapag lumalapit tayo sa ating tatay minsan, bago ka pa humingi, nakasuksok na yung kamay mo sa bulsa niya. Ibig sabihin, hindi ka nahihiya, confident ka. Ikalawang question, why do we pray? Ito po yung ikalawang question na sinagot dito po sa ating teksto. Why do we pray? That we may obtain mercy and find grace. O, di ba? Paliwanin mo na. And last, ito po yung tatlong question na sinagot po dito po sa teksto nating Hebrews 4:16. When do we pray? Kailan natin dapat manalangin? Sabi po, to find grace and find grace to help in time of need. In time of need. Kailan po mga kapatid? In time of need. Alam kong nangangailangan ka kapatid. Nasaan ka man ngayon? Nandun ka man sa iyong upuan o nariyan ka sa labas ng iglesyang ito at nakikinig. Mga kapatid, may pangangailangan ka. Si Kristo lang ang solusyon dyan. Diba? I-ano na natin si Jesus Christ. Tandaan natin mga kapatid, ang sermon dapat uuwi at uwi rin sa Panginoong Jesus. Dapat ay maging evangelistic type. Ganun po. Kaya tayo po mga kapatid, pag gumawa tayo ng ano, sermon, huwag nating kakalimutan si Jesus Christ na mabanggit. Amen po ba? Christ-centered po talaga dapat ang ating sermon. Kahit ano pang subject yan, hindi pwedeng wala si Kristo dyan. So, ang main division, may tanong po bala kayo? May tanong po bala kayo? Sagutin natin. Bilis naman po, Pastor, sana po type of sermon. Okay, ang type of sermon, ayan, magbibigay ako ng tatlong type of sermon. Dahil body of the sermon pa lang tayo, talagang lilitaw yung iba't ibang klase ng type ng sermon eh. Kasi iba't iba yung ano, ang kinukuha natin ay body. Ngayon, magpo-focus tayo sa type of sermon is tag-iisang session. Next session natin, first type of sermon, topical. Okay. So mag-focus tayo sa topical type. Isang buong meeting po yan, topical type lahat. Sa Bible school, mga kapatid, kami, nung nag-aral kami, nung first year kami, isang buong taon, no, isang buong school year, puro topical lang pinag-aaralan namin. Ganon, topical lang. And then, nung second year kami, puro textual. Hindi pa kami nag-expository. Nung third year na kami, tsaka kami tinuruan ng expository. So, ganyan. Ngayon, dahil lang pinag-aaralan natin ay body of the sermon, matatalakay natin yung ano, body ng textual topical. So, pasensya na po. So, the main division, ito na yung main division, no? Nakatawid ka na. Papunta ka na sa main division ngayon. Ang main division, mga kapatid, it provides the clarity of thought. Sinasagot na yung mga tanong mo. Okay? Na. And it promotes unity of the thought. Pagbibigay siya ng pagkakaisa, kailangan may unity din yung main division natin. O ano yung flow of thought o yung nais mo na paksang ipahatid, no? Yun na yung kapaliwanagan niya. It assists the preacher in proper treatment of a subject. Kung ano yung subject mo, ito yung solusyon. Ilalatag mo na ngayon isa-isa. It enables the preacher to remember the main points of the sermon. At ikaw, kung preacher ka, dapat alam mo yung ano, yung pagkakasunod-sunod ng iyong ano, ng teksto mo, di ba? Alam mo yung mga puntos. At yun nga, meron ako ituturo. Hindi ngayon, sa next topic natin, yung quality ng sermon. May iba't iba kasing quality ang sermon eh. 5 qualities of a sermon. Para madaling tandaan ng main division, ginagawa natin yan minsang alliterated. Sabihin, kung letter A lahat. Pansin nyo kahapon yung outline natin. Letter P lahat yung main division niya, na 1, 2, 3, 4, 5, and yung ABC niya ay letter C. Ang tawag doon is alliteration or alliterated. So, yun po yung mga main division, alliterated. Pwede ring ano, may assonance. Ibig sabihin ng assonance, magkakatunog sila. Hindi man sila parehas ng letter sa umpisa, ngunit magkatunog. Halimbawa, productive, active, proactive. O, di ba? So, iba-iba, puro tib-tib-tib yung dulo. Promotion, supplication, transition, ganyan. Transportation. So, puro siyan yung dulo. Ang tawag doon, assonance. Okay? So, ang mga main division, it's either alliterated, pwede rin may assonance, magkakatunog yung dulo o kaya umpisa or dulo at umpisa. May mga ganun din eh.
Pwede ring tinatawag na may acronym. Ibig sabihin ng acronym, bumubuo ka ng isang sentence na meron pong ano, nabubuong salita. Halimbawa, push, P-U-S-H. Pray until something happen. Ang tawag po doon ay acronym o FAITH, F-A-I-T-H. So meron kang ibig sabihin, ang mga main division mo, F-A-I-T-H nagsisimula. So ang tawag po doon ay acronym. So hindi po ako mag ano lang, sinample ko lang po sa main division. Pero may ano po tayo diyan, may ibang pag-aaral din po tayo. So bonus na lang 'yun ngayon. Nawa naintindihan natin yung tatlo. Ano ulit yung tatlo? Mga kapatid, alliteration, assonance, tatype ko, and acronym. O, di ba? Pansinin niyo yung tatlo. Letter A silang lahat. O, di ba? Alliterated silang lahat. Sample. Bigay tayo ng sample ng main division na may unity. Knowing God's Word. Topical type po ito, no? Ibig sabihin, walang teksto sa umpisa. Ang mga teksto given sa mga kanyang main division. Knowing God's word makes one wise into salvation. Yun yung first main niya. Knowing God's word keeps us from sin. So ito yung ikalawang point niya, Psalms 119 verse 11. Knowing God's word produces spiritual growth. And last, 1 Peter chapter 2 verse 2. Knowing God's word results in successful living. Joshua 1 verse 7 to 8. Diba? So, papansinin nyo mga kapatid, puro knowing God's word siya. Kasi ang title o tema natin is knowing God's word. So, make one wise, keep us from sin, produce spiritual growth. Sa, hanggang para siyang ano, step by step. Eh. Matalino ka. Siyempre, pag matalino ka na, madi-discern mo na kung ano yung pagkakamali. Second main point. Pag na-discern mo na, lalago ka, produce spiritual growth. Hindi ka apat, successful living, magtatagumpay ka. So, yan po yung mga isang magandang quality ng main division. Meron siyang tinatawag na progress, progressive. May unity din. Lahat is about knowing God's word. At coherent sila. Ibig sabihin ng coherent, may relation sila sa isa't isa. So, the main division should grow out of the proposition. Yan. Kung ano yung pinropose mo, dapat yun yung sagot sa main division natin. The proposition is the gist or central point of the sermon. The main division are the unfolding of the proposition. So ito, example na naman natin. Tema mo, responsibilities of a mother. Pansinin niyo yung main division gagawin natin dito. Ang proposition, there are responsibilities of a mother that make them so important in this world. Hindi ko na nilagyan ng ano, ng question kasi gagawin ko yung assignment sa inyo. Lalagyan niyo yan ng question or functional question. Ito ang main division. To take care of the home. So, nagsimula sa malaki. To take care of the husband. O, sa matangkad. Nung nandun sa loob. To take care of the children. Then yung maliliit na. So, ang tawag doon, progressive siya. No? So, yan yung mga isang ano character ng main division. Isipin natin yung pagkakasalan sa niya kung ano dapat ang mauuna. So, the division should be arranged in some form of progression. Yan yung tinutukoy ko kanina. The main division as a whole should contain a single idea. Yes, parang meron silang unity. It should be stated clearly with each division expressing a complete idea. The main division as a whole should completely develop the proposition. The average number of division is 3. Pansinin niyo sinabi ko kanina, puro 3. Kasi ang hirap naman ng magpipreach ka. Martyrdom of Christian, kung paano maging martyr tayo sa harap ng Panginoon na kahit nasasaktan na tayo, hindi tayo lalaban. Maganda naman yung ganun, di ba? Magpapatawad pa rin tayo kahit sinalbahin na tayo ng ilang beses. Ngayon po, bibigyan ko po kayo ng tatlong ng mga example dahil binigyan po tayo ng mga example sa Biblia ng paano tayo magiging martyr sa harap ng Panginoon at sa ating kapwa. There are 12
Martyrdoms of our destiny. Biruin mo 12. 12. Binanggit mo 12. Lampas 12 o'clock na yung 12 mo. Gutom na silang lahat. Pagkatapos ng 12 mo, nagpe-pray ka, nakatalikod. Lumapit po tayo sa Panginoon. Nag-altar call ka. Wala na pala sila. No? Umuwi na pala kasi 1 o'clock na. Kaya ano, ingat din po tayo. So actually, depende na sa content ng sermon natin yan. Pwedeng 4, pwedeng 5 kung mabilis tayo mag-deliver. They should be presented with variation. And dapat may ano, may variation din. And last, hindi ko makita yung last. Nakalagay dyan. Ay, dapat parallel din yung kanyang structure. Okay? Ibig sabihin ng parallel, kung verb, verb lahat sila. Pag noun, noun lahat sila. Di ba? Kung may adjective sa umpisa, sinundan ng ano ng adverb, ganun din lahat sila. Yun yung ibig sabihin ng parallel. Tulad ng example natin kanina. Okay? Kaya yung mga example natin, to take care, o, di ba? Of the. To take care of the. Take care of the. Parallel po sila. At may unity din po sila. Progressive din po sila. Yun yung mga qualities of a sermon na so application naman, syempre habang nag-share tayo, importante po yung application ng sermon. Kasi sa ano, hindi pwede na nag-share ka lang ng ang kaibahan kasi ng teaching at saka preaching. Yung preaching mga kapatid, kailangan na nagbibigay tayo ng hindi lang information, but also application. Amen po ba? You can apply for every good point in your sermon. Halimbawa, main point number one, binanggit mo yung to take care of home. So, i-apply mo. Kaya tayong mga nanay, good mother, Mother's Day, talagang kayang-kaya natin magtrabaho na nagwawalis habang bit-bit ang anak na nag-aalagat, kumakanta. O, di ba, multitasking. Ang tindi, no? So, lalagay natin doon application. You can apply every main division. And you can apply at the end of the sermon. Pwede rin na banggitin mo lahat yung may mga main division mo and then one-time application sa lahat. Pwede rin po yung ganun, mga kapatid. Amen po ba? Ay, nuggets natin yan. So, doon na tayo sa conclusion. Sa pagkukonclude naman, ito yung tinatawag na climax. Halimbawa, umakyat ka ng bundok. Nakabike. Siyempre, habang umaakyat ka, ano, hindi pa gaanong steep, magaan pa, magaan. Introduction. Para example yan ang pag-akit ng bike. Pataas na. First main points. Second main points. Third main points. Medyo pabigat na kasi progressive yan eh, di ba? Progressive. Pagdating sa climax, nandun ka sa tukto, titignan mo na lahat, kitang-kita mo sila, tanggal ang stress mo. Kahit gaano ka kapagod pagdating sa climax, parang yung hope ay naroon na. Dumating na yung blessing. No, pinagaling na ako ni Lord kung about healing yung ano mo, preaching mo. Kung about to, kung about provision, aramdam na ramdam mo na God already provided, hindi pa dumarating. Alam mo na sa isip mo, pag uwi mo, masaya ka dahil pinrovide na ni Lord, hindi mo palang nahahawakan, pero nandyan na siya. So yun yung climax mga kapatid, kailangan ilagay natin sa climax. Nag-preach na ba ako? Lagay natin sa climax. Yun yung climax, hindi yung nagka-climax tayo. Pwede rin punong-puno ng damdamin. Kailangan ang climax punong-puno ng damdamin. Huwag tayong monotone na kung paano tayo nag-intro. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, monotone, kailangan may dating. Diba? Kahit walang datong. Kailangan may dating, kapatid. So, yun yung climax. No? Naintindihan na natin siguro yun, no? Kaya dapat ang sermon, ini-imagine mo parang nagbibisikleta. Ay, may effort. Kasi pag motor, hindi walang effort yun eh. Di silindyador lang. Parang nagbibisikleta. Pagdating mo sa tuktok, no climax na. Magbigay ka ng ano, ng positive, optimistic view. Hope, solution, answer. Bigay mo na si Jesus, salvation, patanggapin, altar call. Yan po. Mahalaga po magpa-altar call. Let them pray. Ganun. Bago ka mag-pray. Sa inyong climax. So, climax of the whole sermon where the preacher's constant aim reaches its consummation in the form of a forceful, mga kapatid, forceful impression. Talaga yung pupus mo sila. Kung obedience, uuwi sila, mababait na yung mga yan. Nawa. So, ang purpose ng conclusion to emphasize, reaffirm, establish, finalize
that which was already been declared in the sermon, the conclusion is the most important part in the whole sermon, mga kapatid. Kaya naintindihan na po natin yung body of a sermon, ano? Kung may tanong po kayo, pwede po kayong magtanong, mga kapatid. Kaya, ayan, sa mga assignment natin, yan, mayroon akong binanggit kanina na assignment, may mga lalagyan kayo ng anong magandang question dito para mahasa po tayo. Hindi po kasi sapat, alam nyo, sa Bible school hindi lang 3 months, 6 months kaming nag-aaral. Patungkol lang sa making of a sermon, pero tayo kulang pa ng isang oras. Kaya pagpasensyaan nyo na kung may hindi ako naipaliwanag mabuti, chat nyo lang po ako, pwede po kayong mangulit. At kung hindi ko masagot agad, wag po kayong ang tawag dito, wag po kayong magtaka, hindi po sa iniisnab po kayo. Syempre, kailangan ko rin magbigay ng time sa pamilya ko. At next week na rin po natin ituloy para meron, dahil magbe-birthday din po yung aking anak. Pwede po kayo mag-type ng question. Magpapahinga po tayo bukas. Type niya po kayo ng question para po bago tayo matapos ay may 15 minutes pa po tayo na magkaroon ng konting talakayan. Kung saan medyo malabo sa inyo, tanong lang kayo. Huwag kayong mahiya. Maraming salamat po sa ating 93 viewers, mga kapatid. Nawa, nag-enjoy po kayo. Pasensya na rin po at medyo napapahaba tayo. Topical sermon sana rin isisingit ko ngayon. You know? Types of three types of the sermon. Yan, sa susunod po natin yung tatalakayin. Three types of sermon. So ngayon po, parts of the sermon po ang ating pinag-aralan. Maraming salamat po. And thank you rin po mga kapatid, Brother Ariel, Brother Jaime, Sis Amor, maraming salamat din po sa inyo. Thank you po sa pabonus. At syempre, kulitin nyo rin po ako sa ano po, sa atin pong handout. Pag sinabing handout, matik free. Eh. Free handout po yan, huwag kayong mag-alala. So maraming salamat po. Main division po ba ang puntos o points ng... Yes, tama po. Ang puntos ng sermon ay tinatawag na main division. Nahati-hati po siya. Madalasan, tatlo ang main division. Tama po. Tanong nyo, sagot nyo. Main division po ba? Oo, opo. Nalala ko po si Madam Judy Pastor. Oo nga po, Ma'am Des. Siya po ang ating na isang inahangaan po talaga pagdating sa ganito. Maraming salamat din po, Past Ephraim. Ano po ang pinagkaiba ng homiletics at hermeneutics? Napakagandang tanong po yan. Ang homiletics is parehas. Ang pagkakapareho, pareha silang art. Ibig sabihin ng art, there's a method. There's a science. No? May matinding pag-aaral. So, ang homiletics, art of preparing and delivering. Preparing and preaching of the sermon. Ang hermeneutics naman is an art of interpreting, pag-i-interpret naman ng Bible. Kasi pag mag-outline ka, maganda rin na tama yung interpretation natin. So kambal po talaga sila. They must go hand in hand. Kaya nawa, hindi lang po ngayong homiletics ang matapos natin sa course na ito, ay sasama din po natin ang hermeneutics. Actually, naka-ready-made na po yung hermeneutics ko. At marami na po tayong, ilang beses ko na rin po yan na ituro sa Bible school at ibang church. Kaya naka-ready po ang hermeneutics natin. The art of interpreting the interpretation of the Bible. Yan. Maganda po ang hermeneutics, lalo na yung sa part ng figures of speech na hindi dapat natin i-take na literal or yung allegorical o figurative. Ganyan. Pagpapaliwanag po natin yan. Para hindi rin po tayo magkamali sa pag-outline ng sermon, maganda alam natin ng hermeneutics o paano natin ito ma-interpret. Thank you po sa appreciation, Pastor Lloyd. May replay po ba ito? Oh yes po, recorded po ito.
Thank you, Sakal. And thank you rin po. Hi po, Pas. Good evening po dyan. Late ko na napanood. Balikan nyo po mamaya pagka-record po. Siguro mga after 30 minutes, 15 to 30 minutes, uploaded na po ito automatically. Sama po ako sa Hermeneutics. Yes! I-announce na lang po natin kung kailan. Amen po. Mahalaga po talaga ang Hermeneutics. Doon natin tutukoyin yung cortex, yung pre-text, post-text, paano mo i-interpret. Hindi lang basta yung text ang babanggitin mo. Kaya sa mga expository sermon, hermeneutics talaga ang pinaka-kailangan pag-aralan bago mo patulan yung expository sermon. Pero ibabanggitin na rin natin, what is expository sermon? How to make an expository sermon? But yung how to interpret, next subject na tayo dyan. Ang exegesis at saka eisegesis po ay matutukoy po sa hermeneutics. Opo, because ang exegesis ibig sabihin is yung yung deeper meaning, no? Interpreting the Bible using the Bible. Interpret the Bible or interprets it itself, no? Yung through the right meaning, background studies, yung kultura ng panahon na yun, yun po yung exegesis. Alam natin yung talagang tinutukoy sa Bible. Bakit sinabi to? Sinong nagsabi nito? Yun po yung exegesis. Ang eisegesis, saliri lang nating interpretation. Kung ano yung nabasa mo, literal mo nang in-interpret, o kaya yung utak mo, may naisip ka, na-imagine ka, sinabi mo lang, eisegesis ang tawag doon. Kadalasan po ng hindi expository ang sermon ay eisegesis ang labas. Tatalakay po sa hermeneutics po yan. So ayan, marami pong salamat sa bawat isa. Mag-type na lang din po tayo ng prayer request through PM on this page. Maraming salamat din po sa mga sumusubaybay sa Channel of Hope, Pastor's Notebook. Ayan, at gayon din po sa mga nasa tahanan, anuman ng inyong pangangailangan. Naniniwala po ako na hindi aksidente na nakita niyo po, napanood ang atin pong lesson ngayong gabing ito. Hihiling ko po na saran po natin sa isang panalangin. At kung medyo nalilito-lito ka pa, kapatid, huwag ka mag-alala, bumalik ka sa umpisa. Yun nga, binigay ko yung pinakasimpleng paraan. At mag-focus tayo doon. Hindi naman kailangan na alam mo lahat ito. Pinakamahalaga number one dyan is yung outline ng puso natin sa Panginoon eh. Dahil maraming magagaling din gumawa ng outline pero ang puso nila no hindi na naka-outline sa Panginoon, walang progresibo, hindi nakikisa, walang unity, walang coherent, hindi ugnay sa relasyon sa Panginoon, no? At walang climax, ibig sabihin ni parang walang patutunguhan. Kaya ang pinakamaganda kapatid, kung hindi mo pa gaano naunawaan sa mga nag-uumpisa pa lang dyan, ay ulit-ulitin nyo lang. Sabi nga nila, practice make perfect. And pag-pray nyo lang mabuti, mga kapatid. Let the Holy Spirit open your mind and heart. Maybe not now, but sa mga susunod na panahon, unti-unti na makukuha nyo po ito. At marami pong salamat sa bawat isa. Sa mga may prayer request, ay pwede po natin ding i-type o i-PM sa akin. Sige po, manalangin po tayo. Ama naming banal, marami pong salamat sa gabing pinagpala mo kami sa magitan ng aming talakayan. Dalangin ko, Diyos, na patuloy kang kumilos sa bawat isa na nag-aral. The more that we know, the more that we humble ourselves unto your sight. Lahat po, Panginoon, ang natutunan namin at natututunan namin ay hindi para sa sariling pangagalingan namin, kundi para sa iyo pong kalooban, ang maluwalhati ka, Ama, sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Kaya dalangin ko, Panginoon, nawa ay patuloy kang maitaas sa bawat gagawin naming mga mensahe. Ikaw ang maluwalhati, Panginoon. Solid Deo Gloria. Kaya ikaw po, Panginoon, at ang biyaya mo nawa ang maibahagi namin sa mga taong makakapakinig ng bawat mensaheng mako-construct o ma-outline namin, Panginoon. Hinihiling din namin ang patnubay ng Banal na Espiritu na sa tuwing kami po ay
magbabasa ng iyong salita at mag-iisip ng outline nito. Ang banal na Espiritu Nowa ang maging aming tanging tagapagturo. Ako lamang po ay lingkod o daluyan lang ng mga itinuturo. Kaya maraming salamat po sa mga naliwanagan at nawa patuloy mo silang bigyan ng progresibong pamumuhay at ministry na i-enlarge mo pa, Panginoon, ang kanilang territory. Hindi lang, Panginoon, sa panahon o kung saang lugar sila naroon na magagamit at bagkus, dalhin mo sila sa iba't ibang lugar upang maipahayag ang iyong salita. At kung saan man sila naroon, still, nawa maipahayag ang mabuting balita na tinanggap namin. Ang mabuting balita na nakapagliligtas na ikaw po, Panginoong Jesus, ay namatay, nabuhay na maguli, at umakyat sa langit, muling babalik. Nawa, maging handa kami sa lahat ng pagkakataon upang sa pagbabalik mo, Panginoon, ay makasama kami sa gloria o dyan po, Panginoon, sa glorification. Maraming pong salamat. Pagpalain mo ang pamilya ng bawat isang naririto. Ang bawat iglesia ang aming ginagalawan. Kayo din, Panginoon, ang aming pagkatao. Patuloy mo kaming hasain, O Diyos, sa magitan ng pagtuturo ng banal na Espiritu. Ito po ang aming samadalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat at magandang gabi po sa bawat isa. Pagpalain tayo ng Panginoon. At yan, sa provision po ni Sis Rin Zevia. Pag-pray po natin yan. Pati ang kanila pong church building. Yan. PM nyo lang po sa akin at meron tayong personal prayer request. Pwede din po natin ipag-pray doon sa mga nakikinig dyan sa ating Growing God group, sa ating gig. Maraming salamat po, mga kapatid. Namimiss ko kayo. May gig po tayo bukas. Growing God Daily Devotion. Kaya, purihin ng Panginoon. Maraming pong salamat sa inyong pagsusubaybay. Nawa, huwag kayong bibiti. Huwag kayong magsawang sumubaybay sa ating libreng pagtuturo. Sabi nga, the best thing, one of the best thing in life is libre. So, pagpalain tayo ng Panginoon. God bless us all. Hallelujah.